rin. No? So ngayon, natapos na natin yung the salvation that is now. Napag-aralan na rin po natin yung baptism is now. Pupunta tayo sa ating verse. I want you to open your Bible in the book of Romans, chapter 13. I will be talking ngayong umaga the now of service. Ang paglilingkod ay ngayon. Hindi po bukas. Bakit? Baka bukas hindi na dumating. Ang sabi sa verse number 11, i-request ko lahat kayong tumayo. Then we will pray for that after reading the scripture. Okay? Sabay-sabay nating basahin ang mga walang Bible dahil hindi nyo dinala o sinasadya nyo na talaga dahil may screen ay hindi nyo dadalhin. Pero ay lagi kong sinasabi na ang Bible ay hindi hiniwan sa bahay. Pag church service, dalhin nyo Bible nyo. Mamaya, naalikabukan lang o kinain na ng anay o nabasa na doon sa bahay. Okay? Sayang. Make sure na binabasa nyo Bible nyo araw-araw. Di yata ako narinig. Let us focus our attention sa salita ng Diyos. Siguraduhin nyo yung mga kamay nyo, isip nyo, lahat ng pagkataon nyo na nandito ngayon, nakikinig kayo. At wala kung saan-saan. Read the scripture according to verse according to chapter 13 ng Romans, verse number 11 together na go. And that, knowing the time, that now is high time to awake out of sleep. For now is our salvation nearer than when we believe. Verse 12. The night is far spent. The day is at hand. Let us therefore cast off the work of darkness and let us put on the armor of light. Let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying, but put ye on the Lord Jesus Christ and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita, manalangin tayo. Amang banal, dakilang Diyos, we pray that as we present the message and as we listen to the message, Lord, we pray that you will be the one that will make it clear, true, real, Panginoon, sa aming mga buhay. Dahil alam po namin, Panginoon, ang oras ay hindi pwedeng sayangin. Ang oras ay hindi pwedeng hayaan lang nalilipas na wala kaming awareness nito. Patnubayan nyo kami at pagpalain kami sa umagang ito at nawa maluwalhati kayo o Diyos at kayo mamagnify sa mensaheng aming tatalakayin, the now of service. Because po, ito'y mahalaga sa awareness ng bawat mananampalataya paano kami naglilingkod ng maayos mabuti. Panginoon, kayo po maluwalhati at kayo mamagnify. And let our worship be counted in your sight. Ito'y aming dalangin in Jesus' name and all the people say, Amen. Nice kung kayo umupo na. Mayroon akong nabasa, sinulat ko nga dito sa Bible ko, let me see kung makita ko po. It's talking about time. At let me read it, kasi tama eh. Mininsahin ng mga awitin ng mga bata. Ang ganda eh. Okay. Time defined. Ito daw ang definition ng oras sa iba't ibang pananaw ng tao. Okay? Time defined. Time is slow when you wait.
sa isang taong nag-aantay, mabagal daw yung oras. Time is fast when you are late. Ang oras daw ay mabilis pag ikay huli. Okay, no? Una, time is slow when you wait. Time is fast when you are late. Time is deadly when you are sad. Pag malungkot ka naman, parang ang sakit naman ng mga oras na itong lumilipas. Amen? Okay. Time is short when you are happy. Pag ikay naman daw masaya, parang ang bilis ng oras, ang dali naman na ubos. Amen? Okay ah. Ito pa. Time is endless when you are in pain. Ang haba daw at parang walang katapusan ang oras pag ikay nandyan sa panahon na kinasasaktan. Amen? Time is endless when you are in pain. Ito pa. Time is long when you feel bored. Pag nabuburingan ka daw at boring ka, boring ang iyong pinuntahan, maybe boring ang service, napakahaba ng oras. Hello? Time is long when you feel bored. Every time. Time is determined by your feelings and your psychological condition and not by clocks. Nadidetermina daw yung oras ayon sa iyong damdamin at sa iyong psychological condition. Hindi daw ho sa clock na tumitik-tak, tik-tak. Amen? Okay? So, sabi niya, have a great time. Nasa sayo. Amen? Now, salvation, yung now, time din ho yan eh. That is present time. Okay? The now of service. Yan po ang ating mensahe ngayong umaga. The now of service. At nais kong pakinggan nyo ng mabuti ito. Sabi niya sa verse number, doon sa text natin, Romans chapter 13 and verse number 11, and that knowing the time, that now is a high time to awake out of sleep. Now is our salvation nearer than when we believe. Ang ganda po ng kanyang sinasabi. Now, ang tanong sabi ko, ano ba? May mga Kristiyano bang dilat ang mata pero tulog ang diwa? Siguro mayroon, no? Mga Kristiyano na gumagalaw, okay, pagdating sa, you know, pagkatao, pero hindi nila, parang tulog sila sa spiritual. Buhay sa physical, aktibo sa physical activities, pero sleeping, tulog sa spiritual. Sabi ko, paano kaya yun? Hindi nare-realize kung ano ang importante sa buhay. Hindi na umaabot yung awareness doon sa tinatawag na what is priority in our Christian life. Siguro ganun ang sinasabi niya. It is high time, hello, to awake out of sleep. Kaya maraming mga Kristiyano, kailangan mong gisingin. Hey, kapatid, gising! Baka natutulog ka spiritually. Eh, kaya ka hindi nagsusoul winning, baka tulog ka pagdating sa soul winning. Tulog ka pagdating sa giving. Hello? Tulog ka pagdating sa panalangin. Tulog ka pagdating sa ano? Sa spiritually speaking, tulog ka pagdating sa pagsasamba. Hello? At yun ay pinapaalaala at sinasabi na ba, it is now high time. Pag sinabing high time ay ano?
ito ay time na ng pagising. Lagi natin sinasabi, baka may mga Kristiyanong nagtutulog-tulugan. Baka ganun. Okay? Pero sana hindi tayo tulog spiritually. Amen ba? Sana hindi tayo kayo tulog. Kanina, ginigising namin sa sunshine. Gising na. Tatlong business ginising, hindi makagising. Oh. Kaya mayroong mga ganyan siguro na kailangan gisingin mo ng gisingin, ng gisingin, ng gisingin. Amen? Ha? Bakit? Kasi walang alertness. Para bagang gising naman, pero yung ulo, nasubukan na niyo yung pagkagising niyo, parang ang bigat pa ng ulo mo, hindi ka pa, kahit ginigising ka, parang mas nananaig pa rin yung pagiging tulog. Amen? Although nakadilat na, nananaig pa rin. Nasubukan nyo niya yan eh. Kasi subok ko rin yan eh. Amen? Pagkatapos, kaya ang gagawin mo, takpan mo yung tainga mo ng kwan, ng kumot or unan. Pagkatapos ganyan, ang bilis mo, tulog ka na naman uli. Tama, hindi. Kasi ko, kaya nakasulat sa Bible, baka may ganyang sitwasyon spiritually. Tama? Pero I don't want to have that kind of situation in my life. Na naglilingkod ka sa Panginoon, pero parang tulog ka. Parang lango ka, parang over, ano? Tawag niyan, may hangover. Akala ko overhang. Amen? Bakit ho? Kasi ayaw ng Diyos sa ganong klaseng paglilingkod. Kailangan ang paglilingkod ay talagang namnam mo at saka dama mo at saka feel na feel. Amen? Ganon eh. Kaya tanong, feeling nyo ba ngayon? Feel nyo ba ang paglilingkod ngayon? Feel nyo ba ang pagsasamba? Ang ganda na ng prinusent ng ating mga singers eh. Amen? Pag matulog pa tayo sa spiritual, ako, kawawa ka na. Now, nais kong inyong titingnan at pansinin ito, mga kapatid. It teaches us how to live it. Ang totoo pong naglilingkod, yung now of service, ay tuturuan tayo paano mamuhay ng tama. Okay? Ano pa? We must cast away the works of darkness. You know, paano mamuhay na naglilingkod ng maayos sa Panginoon, now of service? Una dyan, sabi niya, we must cast away the works of darkness. Ano man ang mga gawain ng mga nasa dilim, nasa mundo, hindi na dapat natin tularan. Okay? Ano sabi niya? Verse 12. Ano sabi niya? The night is far spent. The day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness. Ano mang buhay ninyo engaged at saka connected sa mga gawaing hindi maka-Diyos, itabi nyo na at iwasan nyo na ang mga gawaing ito. Hello? Bakit ho? Bible ang nagsabi niya, hindi naman si pastor eh. Huwag kayong magagalit kay pastor. Si pastor nagbabasa lang. At ang Bible ang nagsasabi, nakasulat na yan eh. Alam nyo na sa buhay nyo kung ano yung mga bagay-bagay na gawain ng hindi maka-Diyos. Hello? Dapat magkaroon kayo ng desire. Alam mo, ganito yan eh. If you are living in that kind of life, works of darkness, pag nag-preach si pastor, pakiramdam nyo kayo tinitira. Pero actually, nakasulat na sa outline ko yan. Hindi ko lang na-preach nung nakaraan eh. Nandyan na po yan eh. Amen? Any works of darkness, nais ng Diyos, iwanan, pastor, hindi ko talaga maiwanan. Hindi, isuko mo buhay mo, isurrender mo. Bakit? Yun ang paraan ng Diyos. Lagi kong sinasabi, ikaw at ako, pag tayo lulong sa anumang mga gawain sa labas, o masamang bisyo, o anuman, hindi mo kayang alisin yan. Anong gagawin? Ang susi lang dyan ay iyakan mo sa Diyos Panginoon. Tulungan mo ako, ma-overcome ko ito. Kasi nandito, sabi nga nila, ang sugal, katulad sugal, ang sugal daw ng sa mga sugarol ay nasa dugo na. Hindi yan ano, hindi lang yan yung diversion o from time to time, hindi, nasa dugo na daw yan eh.
Ang totoo yan. Alam ba ninyo yung nagsisindi na ni Garilio na ang nikotin nasa dugo na, kaya hindi na maalis. Pero kung gusto nyo ng merakulo na ang Diyos ang aalis yan, pag inalis ng Diyos yan, permanente yan. Pag sinuko mo sa Panginoon yan, magtataka ka pa paano. Kaya sabi ko, sige lang. Di ba yung nang sabi sa akin isang tao, sabi niya, Pastor, pupwede ba na sa baptis na daming bisyo? Pwede ho. Ano bang bawal? Walang bawal eh. Hindi natin una itinuturo sa tao ang pagbabago. Ang una nating tinuturo, kailangan tanggapin mo si Kristo at si Kristo pumasok sa puso mo. Dahil pag si Kristo nandyan sa loob at dyan kumikilos sa buhay mo, number one na gagawin niya, pag gumagawa ka ng kasalanan, mapipil mong guilty, 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 guilty na hindi ka magkakaroon ng kapayapaan dito hanggat hindi ka baguhin ng Panginoon. So ang gagawin mo ano, yung guilt mo ang magpuproduce at magpupus sa iyo to go to the altar and cry for it and let God do something in it. Why? Kasi hindi mo kayang babaguhin ang sarili mo. Diyos lang ang makapagbago. Amen? Yan din ang problema ko noon. Rebuild di akong tao. Ayaw kong makikinig sa leader. Ayaw kong makikinig sa magulang. Kaya ano, sabi ko, Panginoon, di ko kaya. Di ko, tatay ko, grabe ka disiplinaryan. Di ko nga sinusunod eh. Pero pag ikay sumuko sa Diyos, Panginoon, baguhin mo ako. Di ko kayang baguhin to sarili kong ito eh. Magtataka ka pa paano na kahit gaano katigas, gaano kahirap, gaano ka-difficult, pag isurrender, basta't surrender mo lang, iyakan mo lang sa Diyos, makikita mo, darating ang oras na ang buhay mo'y binago na pala ng Panginoon. Bakit siya ang nagbabago talaga eh? Kaya yun ang unang-una. The now of service ay magbabago ka. Babaguhin kanino? Hindi ka babaguhin ang sarili mo. Kahit ano pang technique at methods mo, hindi ka mababago niyan. Suko mo sa Diyos ang sarili mo at babaguhin ka ng Panginoon ng lubusan. Walang sinong tao pwede magsabi sa'yo. Pero ang Diyos, pag isinuko mo sarili mo, babaguhin ka ng Panginoon. Totoo. Bakit? Ang dami ng buhay ang binago ang Diyos. Kasali ako doon. Amen? The now of service, first, the changes of life. Babaguhan ka ng Panginoon. Hebrews chapter 11, verse number 1. Chapter 12, verse number 1. Sabi niya, ano? Seeing we have this great cloud of witnesses in heaven. Sabi niya, ano? Let us lay aside every weight. Ano man yan? Isa-isahin natin yan. Kung ano man yan nagpapabagal na sa paglilingkod mo, isa-isahin mo, sabihin sa Diyos in your prayer life, Panginoon, ito ang weakness ko, itong kulang ko, itong mali ko, ito, Panginoon, tulungan mo na ma-overcome ko ito. Amen? Amen? Kung ang weakness mo ay unfaithfulness, then ipanalangin mo. Kung ang weakness mo ay madamot ka, eh, ipanalangin mo kadamutan mo, baguhin ni Lord. Amen? Ano man yung mga violation na yan, banggitin mo sa Panginoon yan, ito ang kahinaan ko, Panginoon. Nire-recognize kung hindi ko ito mapaglabanan. Pero gagawa ka ng paraan. Amen? Ha? Lay aside every weight. Yan lang magagawa natin. The sin which that easily beset us, and let us run the race with patience set before us. Mga kapatid, sa buhay Kristiyano, hindi naman pabilisan yan eh. Sa buhay Kristiyano, patagalan, pero tuloy-tuloy. Katapatan yung sinasabi niya. Hello? Amen? You are not in competition with other Christian. Kasi hindi pabilisan sa paglilingkod. Ano? Patapatan at patagalan. Hanggang saan? Sa dulo. Sabi nila, nang, walang hindi. Hanggang sa dulo ng iyong huling hininga. Yun yan eh. Yun ang paglilingkod na may katapatan, mga kapatid. Kaya tatandaan nyo, hindi pabilisan ha. Hindi yan in competition with others.
Patagalan yan, patibayan. May darating na mga unos, may darating na mga pagsubok, may darating na mga pag-uusig. Patibayan. Amen? Ha? Kaya sabi niya, endure hardness as a good soldiers of Jesus Christ, as a good servant. Endure it. Bakit po? May reward at the end. Amen? Yan po yan. We must cast away the works of darkness. Sunod. We must walk honestly and sincerely before God. Verse 13. Hello. Let us walk honestly as in the day. Not in rioting and drunkenness. Not in chambering. Not in strife or envy. Sinabi ko kagabi. Tandaan niyo po ito. Pag ang pursuit niyo sa buhay nakapokus sa material na bagay, your those material things will put you down. Pag ang pangarap mo puro material, pag ang relasyon nakabase sa material, lagi yan, hindi maganda resulta. It will go down. Kaya po, hindi nakabase ang relasyon sa material sa pera. Hindi nakabase doon. Amen? Hindi nakabase sa material na bagay because material things will make you induce with others. Come on. It will not give you satisfaction and contentment in life pag material ang nasa una mo. Kaya lagi nating sinasabi, hey, ang material tabi, ang una God. Because kay God lang matatagpuan ang totoong satisfaction sa buhay at totoong contentment sa buhay sa paglilingkod lang sa Diyos because yan ang purpose ng buhay Kristiyano. Ang purpose ng buhay Kristiyano ay may paglingkod sa Panginoon. At hanggat ang isang Kristiyano ay hindi naglilingkod ng matapat sa Diyos, hindi niya masusumpungan ang tunay na kapayapaan, tunay na ligaya sa buhay. Kasi doon lang po mapupulfill eh. Ano ba ang buhay? Eat, drink, and be merry. Tomorrow we will die. Yun ba yun? Sabi ng Panginoon, fool! Hindi yan ang buhay. Ang buhay ay ano? Dapat ikaw ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon at kanyang create para maglingkod sa kanya ng matapat. Amen? Now, nais kong pakita ito. So we must walk honestly and sincerely before God. Tingnan niyo ang honesty niyo sa Panginoon. Huwag sa akin. Because ako tao din ako eh. Limitado din ako eh. Tingnan niyo ang sincerity niyo in the sight of the Lord. Hindi sa paningin ng mga kaibigan niyo. O may kaibigan niyo, nang umingisi sa'yo, tumitingin sa'yo, okay ka. Pero sa likod, hindi ka pala okay sa kanya. Look at your sincerity and your honesty before God. Kasi siya ang nakakabasa ng totoo. And I will look at all my heart and what is within me in the sight of the Lord. Then I could be able to see the Lord. I am just grateful. Hello? Amen? We must walk honestly and sincerely before God. Tuloy tayo. We must be putting on the Lord Jesus Christ spirit and attitude. Yun ho eh. Yun ang kulang sa panahon na to. Ang kulang sa panahon to sa buhay ng mga Kristiyano. Alam niyo kung ano? Instead mamuhay katulad ni Kristo, namumuhay katulad ng basketbolista, katulad ng artista, katulad ng mga buhay sa mundo na pakunwari. Ang sabi ng Bible, put on. Amen? Verse 14. And let us put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Alam nyo, pag hindi natin isuklob ang Panginoong Jesus at ang kanyang kabanalan sa buhay natin, we will go in the world as a wild horse. Na kahit ano na lang sunggaba natin, na alam natin hindi kapuri-puri at hindi maayos harapan ng Diyos. Amen ba, mga kapatid? Yun yan eh. Yan yung now service. Pinaklarify niya muna kung ano tayo, ano ang dapat nating ayusin sa atin because hindi po tayo makatulong sa iba kung tayo din po may nakikitang mga dungis sa ating buhay. Amen ba? Amen ba? Paano mo siran ang kaibigan mo na mas worse ka pa sa ang buhay mo kaysa kanya?
Paano siya maniniwala sa'yo if they could not see what? The light. They could not see the Lord Jesus Christ in your life. How? At yun ho ang kulang sa panahon na ito ng buhay ng mga mananampalataya. Okay? Putting on the Lord Jesus Christ spirit and attitude. Hindi yung sarili natin. Kasi kung sa sarili natin lagi tayo, tandaan niyo po ito, ang paglilingkod na lubusang ibinigay sa Panginoon, hindi paglilingkod sa sarili. Ang sarili mo, itinatabi mo eh. At ang Kristo na nasa sayo, ang siyang namumuhay at kumikilos. Kumbaga, next, we must not take any provision for the flesh. Ano mang mga bagay, makinig kayo maigi, kung kayo ay, bago kayo naligtas, ang dami niyong bisyo, given na yan. Pero tandaan niyo ito, habang tumatagal, dapat yung mga bisyo ninyo na babawasan at binabago ng Panginoon. Hello? Bakit ho? Because pag ang mga bisyo mo dati ay nandyan pa rin at hindi naaalis yan, ikaw mismo nagkukulang at hindi mo sinasurrender ang sarili mo sa Diyos. Because marami na akong nakita na kanilang isinuko ang kanilang buhay, worse na buhay sa Diyos, finix at inayos ng Diyos. Bakit ho? Kasi they are willing that God will totally change their life. Come on. At yan po ay dapat makita. Na kung kayo naman, na-raise up sa Christian school, na-raise up sa Christian home, minsan mahirap po. Ako, nakikita ko dahil I was raised up in a Christian, ang hirap po. Hindi mo kasi natikman ang kasamaan sa mundo. Ang feeling mo, good ka na. Righteous ka na. Pero ang masaklap ay ito. Na-raise up ka in a Christian home, pagkatapos nung nakapunta ka sa labas, ang mga ugali mo napapunta sa labas. Ugali ng sa labas yung tinikman mo at ugali sa labas ang ikinabubuhay mo. Ang pangit naman. From good to bad. Ang iba nga, from bad to good. Amen? From sinners to saints. Ikaw, saints to sinners. Activities. Ay, ano namang klase yan? Anong patutuong makikita natin dyan? Amen? Ha? Kayo nang sinasabi niya, make no provision for the flesh. Maliwanag ba ang Bible? Anong gusto ng Panginoon? Yun. Hindi ko gusto yun. Gusto ni God yun. I must submit there. Amen? Now, tingnan niyo po ito. We must present our body as a... Yun lang ang susi. Ang susi lang talaga, laging nakasurrender ang sarili sa Diyos. Gusto mo nakakausapin ka ng Panginoon sincerely and in as personal and very sensitive way, napakahalaga na ang puso mo malambot. Ang puso mo sensitibo. Alam niyo ba bakit ko kayo pinapapunta sa altar pag mag-surrender? Kasi mas mabuti sa altar kaysa upuan. Hindi mo nararamdaman na baka may sa upuan matigas sa puso mo eh. Pero pag nandito ko sa altar, talagang you make it at you do an extra effort to do it. Amen? Amen? Bakit ho? Napakahalaga ang pagmimintina ng malambot na puso. Sabi nga eh, habang mainit, sabi niya, if you want to see the iron hot, ano? Ang gagawin mo, strike the iron. Pero sabi niya, while it is hot. While it is hot. Tandaan niyo, hot na yung iron. Kaya, you strike it. To keep it hot. Pero how to keep the iron hot? How to make the iron hot? Amen? O nga, no? Di sunugin mo. Di ba? Pag-iron. Oh, initin mo muna. Amen? Then, pero lagi nilang sinasabi dyan, strike, keep on striking to keep it hot. Gusto nyo, lalagi kayong hot sa paglilingkod?
lagi kayong mag-surrender. Hello? Lagi kang mag-dedicate ng buhay mo sa Panginoon. Hello? Lagi kang, mag-involve, sigurado, hindi po pwedeng manlamig ka. Tama, hindi? Ano lang gagawin? Serve the Lord now. Pero yun ang pamumuhay na kinakailangan mong gagawin. Hindi po madali yan. Mag-amen kayo kung totoo. Hindi madali yan. We must present our body as a living sacrifice. Kailan yan? Bukas! Now yan, now, now. Ha? Your surrender, your dedication, your commitment is now, not tomorrow. Hindi mo hahantayin. Amen? Oh, ito. Next. We must not be conforming our mind, our heart, and our body to the world. A transformed mind is a mind that is not conformed to the world, but it is settled with the Lord Jesus Christ and His work. Amen? We should not. Pag ang inyong mind and heart wala sa Panginoon at wala sa paglilingkod, you are already conforming to the world. Hello? Amen? So, kailangan magbago yan. Hindi po pwedeng ganun na lang. No? Amen? A reasonable service the Lord is longing to each and every one of us. Ano yan? A transformed mind, a transformed heart, a transformed body para we could be able to have that service that is effective and reasonable, pleasing to God. Pag yan po ay hindi natin ginawa, ang paglilingkod natin ay napakababaw lamang. Amen? At yung klaseng paglilingkod, hindi acceptable in the sight of the Lord. Reasonable service ang hangad ng Panginoon, which is acceptable in the sight of God. Now, move. Okay. What kind of service is a reasonable service? May tatlong bagay kung gusto niyong pansinin. Tatlong bagay na gusto kong inyong tingnan. Tatlong bagay na kinakailangang ma-implant sa iyong kukote at sa iyong puso bilang anak ng Diyos. Dahil kung ikaw ay nandito ngayon at nakikinig, dapat mag-gets mo ito. Pag hindi mo ito na-gets, sayang. Una, a thankful service. Yan. Ang reasonable service ay service na nagpapasalamat. Hello? Basahin muna natin yung verse. Sabi ni First Peter 1:12, sabi niya, I thank Christ Jesus our Lord who hath enabled me for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Amen? Pansinin niyo muna yan. A thankful service, si Apostle Paul. Ang taong nagpapasalamat sa Diyos. Tanungin ko kayo, kayo ba'y nagpapasalamat? Mm-hmm. Are you giving God the service He deserved because you are thankful? Hello? Pasalamat ka, naging tao ka. Pasalamat kayo, hindi kayo naging baboy. Kasi kung kayo naging baboy, kakainin ko kayo. Amen? Pasalamat ka, hindi ka naging ibon. Kung ibon ka, binaril kita at kinain din. Amen? A thankful service eh. Okay? Because of what He has done. Tanong, ano bang ginawa ng Diyos sa mga buhay nyo? Ano? Una, niligtas tayo ng Diyos. Thankful dapat tayo dyan. Amen? Ano pang ginagawa ng Diyos araw-araw sa mga buhay natin? Yung Kanyang grace, yung Kanyang mercy was in us. Kaya nandyan, hindi tayo, okay, na napapunta sa masamang mga tao. Hindi tayo napapunta sa masamang sitwasyon. Hindi tayo napapunta sa disgrasya. Alam ba ninyo kailan yung Friday? Friday. Lumabas akong ganyan. Nung Friday, ang grabe ulan dito. Di ba? Mga alas 4 ng hapon, ang grabe ulan. Paglabas dyan, makikita mo, grabe talaga, zero visibility. So dahan-dahan lang, nakailaw yung mga sasakyan.
Labas, tuloy-tuloy. Pagdating ko doon sa kwan, paglabas ko inlex na. Paglabas ko ganyan, pambihira, traffic. Doon pa lang, malapit pa lang, sabi ko, pambihira, may disgrasya na. Okay, dito sa kabila, pero doon ako sa kabila eh. Kita ko yung coaching ngayon, naka-sub-sub doon sa pambihira siguro dahil sa visibility, zero visibility ba, hindi nakita ba? Bangga, wasak-wasak. So tuloy, okay, traffic dito, papunta dito traffic. Paglabas ko naman yan, mamaya-maya, paglampas na ng mall, ano yung mall doon? City Mall. Paglampas ganyan, kita ko bakit? Traffic na naman doon. Doon, banggaan na naman. Ayan. Kaya, sige. Traffic, pambihira naman, oh. Pasalamat tayo, hindi natin nakapunta sa ganyan. Disgrasya. Oho. Ano yung gamit yan? Grace and mercy of the Lord was very strong in us. Nandyan yung kanyang protection and preservation. Hello? Amen? Thankful yan, dapat. Okay? Move. A thankful service. He enabled me, sabi ni Apostle Paul. Binigyan niya ako ng kakayanan. Ano pa? Okay. He counted me faithful. Amen. Ang ganda pa ganyan ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Bigyan tayo ng kakayanan ng Panginoon na dati mga walang kakayanan. Amen. Dati wala kang trabaho, ngayon nagkatrabaho ka na. Amen. Dati wala kang income, ngayon may income ka na. He put me into the ministry. Ang ganda naman, may ministry ka pa sa Panginoon. Amen. Opo. Yan po yung thankful service. May enablement na binibigay ang Panginoon sa iyo at saka sa akin. Dapat pasalamat tayo dyan. May kakayanan, may dunong na binibigay ang Panginoon. Amen. May good health na binibigay ang Panginoon. Amen. Okay? That is a reasonable service. Number one is a thankful service. Number two, tingnan niyo po ito. Alam niyo mga kapatid, madaling magpasalamat dahil mayroon tayong pabor na matatanggap at natatanggap sa Panginoon araw-araw. Tama? Ang isang example sa thankful service, alam niyo sino si Job? Ano si Job? Ito po, ang kalagayan niya worse, hindi yung bahay may natanggap siyang maganda, may natanggap siyang pabor. Ito po, ang natanggap niya, ano, pagsubok? Ang natanggap niya, difficulties. Ano natanggap niya? Naglingkod siya ng matapat sa Panginoon. Yung mga anak niya nang namatay. Yung kanyang business na wala. Nalugi siya. Nagkasakit pa siya. Grabe. But he was thankful and grateful to the Lord in spite of all his troubles and trials. Oh, bakit ho? Basahin nga natin. Job 1:20 and 21. Ano sabi? Then Job arose. Nung malaman niya ang sitwasyon niya, ang pagkamatay ng kanyang mga anak, ang pagkawala ng kanyang mga ari-arian, ang sabi din, Job arose and rent his mantle. Nandyan po yung bigat. Nandyan po yung dalamhati. Pero sabi niya, fell down and out on the ground and worship. Ay mga Kristiyano, pag may trial, pag may sakit, hindi na pupunta simbahan. Now, inaintindi ko yung mga matatanda natin dahil talagang mahirap umakyat dito. Pero kung ikaw, kabata-bataan, pagkatapos eh, nagkalagnat ka lang, ayaw mo na. Hello? Nasakit lang ang iyong kuko. Na ano? Kinutix mo, hindi na cutix. Ano? Pumutok lang ang pigsa mo. O ang ano? Tagto? Tagyawat mo, pinatay mo kasi. Tapos sabi, pasensya na Lord, hindi na ako makapunta dahil sa tagyawat mong pinisa mo. Yung mga ganyang bagay lang. Hello? Bibigyan mo na ng reason ang Panginoon. That is not a valid reason. Kaya sabi niya, ano? Sabi niya, pero mo instead na siya ay maghimutok. Anong sabi niya? Purihin ang Diyos. He worshiped the Lord. Next. And said, naked came I out of my mother's womb. And naked shall I return, neither the Lord gave, the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. Salamat to Diyos. Nalugi lahat. Namatayan ako. Thank you pa rin, Panginoon. Who can do that? Sabi pa, Pastor, di ko siguro magawa yan.
Na talaga, hindi natin magagawa ito kung sa physical tayo magbabase, kung sa damdamin natin pagkatao natin. Amen? Pero kung ika-spirit-filled, sa espiritu, magagawa mo magpasalamat pa rin sa Panginoon. Bakit? Alam natin na ang kalooban ng Diyos nangyayari sa kanyang mga anak sa kanyang panahon. Amen? Amen? Oh, anong sabi sa 1 Peter chapter 4, verse 12 to 14? Anong sabi doon? Beloved, think it not strange concerning the fiery trials which is to try you, and though some strange things happen unto you. But sabi niya ano? But rejoice! Tama ang ginawa ni Job. Rejoice kahit tinried ka. Inasmuch as you are partakers of Christ's suffering, that when His glory shall be revealed, ye may be glad with exceeding joy. Ako'y naniniwala, pagdating na ng oras, Panginoon, pinakamasaya si Job. He overcome all his trials. Sa pagdating ng araw, ang exceeding joy ang ibalik naman sa iyo ng Panginoon dahil na-overcome mo ang mga pagsubok mo sa buhay. Amen? Amen? Okay? If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye! For the Spirit of glory and of God rested in you, upon you. On their part, He is evil spoken, but on your part, He is glorified. Makitikita ninyo, mga kapatid. Ang verse sa Old Testament at sa New Testament, tugmay, di nagkakasulungatan na ano, kahit na ikaw ay trinay, nagpasalamat pa rin. Amen? Yan po ay napakaganda. Rejoice and be glad with exceeding joy. 1 Peter 1:7, ano sabi niya? 1 Peter 1:7, if ye be reproached for the name of Christ, happy are ye for the Spirit of glory. 1 Peter 1:7 eh. That the trial of your faith, being much more precious than gold, that perisheth. Alam ba ninyo na ang totoong ginto ay ang ginto na kung saan ang trial mo ay na-overcome mo. Pag na-overcome mo ang trial mo, may ginto ka ibigay ng Diyos sa iyo. Amen? Ha? Hindi gintong kumukupas. Kaya, ang trying of your faith, pag trinay ka, overcome it. Kailangan ma-overcome, kuya. Pag na-overcome, amen. Ginto yan. Amen? Ha? Though it be tried with fire, might be found unto the praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Kaya, bilangin ninyo ang lahat ng mga trials na na-overcome nyo. Gold yan. Ha? Hindi gold sa SEA Games. Gold yan sa langit. Ha? Pagdating ni Jesus Christ. Amen? Amen? Kaya serve well. Why? May ginto sa paglilingkod. Natutuo. Ibibigay ng Panginoon. Hello? Amen? Job did that. And I really believe he is candidate for gold in heaven. Why? Even in his difficulties, he was thankful to the Lord. Amen? Next, anong reasonable service? It is not only a thankful, but it is an unworthy service. Yung ikay naglilingkod dahil sinasabi mo, Lord, salamat po, hindi ako karapat-dapat. Sabi ni Apostle Paul, doon sa 1 Timothy chapter 1, verse 13, anong sabi? Who was before what? A blasphemer. Ano ba ako dati? Tanungin ko kayo, ano kayo dati? Unsaved. Amen? Alam mo kung ano ka dati? Ako, rebellious ako eh, tao eh. Loko-loko ako eh. That is my past eh. Before, a blasphemer. Wow, grabe. Ano ba? A persecutor, sabi ng Apostle Paul. An injurious na tao. Ha? Basagulero, loko-loko. But I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. Yan ang past ni Apostle Paul. Kaya sabi niya, I serve the Lord. What?
my service, I feel that I was unworthy. Why? By the mercy of the Lord lang, kaya nandito ako. Amen? By the grace of the Lord lang, kaya nandito kami. Amen? I'm not worthy of this. But salamat sa Diyos. His past life or record does not qualify him. Okay? A blasphemer, a persecutor, ano pa? An injurious person. Ano pa? Okay? Tapos na pa. Okay? Yun po ang nakaraan niya. Yun ang pangalawa. Last, ano ang reasonable service? It is a grateful service. Service na laging inaari na ano, Panginoon, kaya ako naglilingkod sa'yo kasi nagpapasalamat ako. Grateful ako sa'yo. Ano bang grateful sa Tagalog? Ha? Tumatanaw ng utang na loob? O lahat ng utang nyo nasa labas? Pag ang tao, isang tao grateful, nagpapasalamat yan eh. Ang mga walang utang na loob, ungrateful yan eh. Tama? Kaya pasalamat ako sa mga graduate dito sa Christian school. Tapos nag-volunteer magturo dito. Salamat ako niyan eh. Bakit? They recognize their gratefulness eh. Yung mga taong ungrateful. Sana hindi kayo yun. Pero kung kayo yun, sana makonsensya naman kayo. Amen? Grateful service. Verse 14, anong sabi doon? 1:14 ng 1 Timothy. And the grace of our Lord was exceeding abundant by faith, with faith and love, which is in Christ Jesus. Yun ang sabi ni Apostle Paul. Kaya makikita nyo si Apostle Paul, grateful na tao, thankful. Si Job, grateful o hindi? Grateful din, thankful din. Amen? Isa pa. Isa pa. Ano sabi doon? Move. Okay? The abundance, abundant exceeding grace of the Lord was in him. Okay? The abundant and exceeding love of God, nasa atin din yan, naranasan din natin yan. Ano pa? Okay? Okay, the abundant faith and mercy of the Lord Jesus Christ was in us. Naranasan natin lahat yan. Now, tingnan nyo, David. Ipakita ko ito sa inyo. Ito yung mga tao, thankful. Apostle Paul, Job, thankful. Yan ang mga reasonable service. Kaya tayo naglilingkod. Kaya tayo naglilingkod dahil nagpapasalamat tayo. Kaya tayo naglilingkod at pinag-iigin natin ang paglilingkod natin kasi tayo ay mayroong utang na loob sa Diyos because of all His goodness and all His favor. Tingnan nyo si David. Ano sabi? Psalms 116 verse 12. Ano sabi? What shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Anong benepisyo ng Diyos sa atin? Ang dami. Hindi mabilang eh. Opo. Kaya grateful dapat tayo. Si David was so grateful for all the success. Kasi tinulungan siya ng Diyos sa lahat ng success niya mula pagkabata niya eh. Hanggang naging hari siya eh. At in fact, siya po ay hindi talaga karapat dapat maging hari. Naging hari siyang ganyan. So David was so grateful to God for all his what? All his success, mga victories niya. Ano pa? Mga benefits na natanggap niya. Kaya sabi niya, ano ngayon gagawin ko? Sa lahat ng benefits yung binigay sa akin ng Panginoon. This will I do because I'm grateful to the Lord. I'm thankful. Ano yung sabi niya? Una niyang gagawin. Psalms 119, 12, 14, at 18 na verses. Sabi niya, I will pay my vows unto the Lord. Ano mang pinangako ka sa Panginoon? Now! Hindi sinabing bukas, ha? I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all His people. Verse 18, ganun din ang verse. I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all His people. Ano ang pinapangako ni David? Because he was so grateful and thankful to the Lord. Una niyang pinangako ay ito. Tingnan nyo. Okay, his faithfulness in service.
Faithfulness in attending the worship. I will pay my vows unto the now in the presence of all his people. Na nangako si David na ano, Panginoon, maging matapat ako sa pagwat, sa pagsamba sa iyo. Sa pagdalo, pakikinig na inyong mga salita, maging magtatapat ako. At ang pangako ko sa iyo'y tutuparin ko. Amen? Thankful kasi, grateful kasi. Amen? Ano pa? I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving. Una, faithfulness in attendance, attending and worship. Verse 17, anong sabi? I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving and call upon the name of the Lord. Anong sinasabi ni David? Faithfulness in his giving. Sinabi ko kagabi, ulitin ko, pakinig kay maigi. Sabi ko kagabi, kung ang lahat ng membro natin will just be true to their tithes, ang simbahang ito ay hindi mamumblema sa pagbabayad ng kanyang mga bills. Tatandaan niyo ito. Sabi ko nga kagabi, si misis ko nagsasakit, alam mo bakit? Pag wala tayong pambayad sa bills at hindi aabot doon, mangungutang kami para lang may pambayad tayo sa tubig at kuryente. Pero kung every members of the church will just be faithful in their tithes and offerings to the Lord, hindi masusurot ang simbahan. Bakit ho? May mga membro tayong hindi pa rin natututong mag-tithes. Tandaan nyo ito, when you do, you should never keep the tithes of the Lord to yourself. Hindi sa inyo yan. Hindi sa akin ang tithes. It belongs to God. At tandaan nyo, babawian din kayo ng Panginoon. Pag binawi ng Diyos sa inyo, mamaya pati kasama na ang inyong mga tinatago at mga bagay-bagay na na-accumulate nyo na for many, many years. Baka mawala pa yan. Bakit po? The tithes that you keep it to yourself, the tithes of the Lord na sa'yo, sarili, kinip mo yan, babawiin ng Diyos sa'yo yan. At pag binawi ng Diyos sa'yo yan, ikaw din. Amen? Hindi sa'yo yan eh. Written in the Bible yan, hindi ko gusto yan. Hindi ko yan, hindi yan pupunta sa akin. Kaya nga hindi ako kumukuha ng tithes ng aking kung anumang bagay sa tithes and offering. Bakit po? Pinapakita ko sa inyo na ano, ang tithes sa Panginoon yan. Pati ako nagta-tithes din. Hello? Amen? Bakit po? I-realize natin, mga kapatid, na hindi tayo kailanman nilulugi ng Diyos. Ang bait ng Diyos eh. Ang bait talaga ng Panginoon. Oo. Sinabi ko nga, tingnan nyo ito. Mula, patapos na ang taon. Tingnan nyo. Mula January hanggang ngayon, December, isipin nyo gaano kabait si God sa inyo. Sino sa inyo nagkasakit this year? Grabe yung sakit. Wala man. Si misis ko, ako naniniwala, si misis ko nag-grabe sakit eh. Pero grateful pa rin kami kay God. Hindi siya kinuha ni Lord eh. Amen? Sabi ko nga kagabi, si Sir Simon nag-emphasize na there was a time earlier of this year, malapit siyang mamatay because of his sickness. Pero alam nyo, ngayon, wala nang sakit si Solomon eh, sa labas. E sabi ko, Panginoon, salamat pa rin. Ang daming pagpasalamat kay Lord. Sino sa inyong healthy na ngayong taon hindi kayo nagkasakit, ang trabaho nyo tuloy-tuloy? Sino sa inyo may trabaho? Oh. Hindi kayo nagkasakit sa trabaho? Amen? Sino sa inyong nagta-travel na nadanasan yung muntik-muntik na, muntik-muntik lang naman, madisgrasya pero hindi nangyari? Naranasan nyo? Ang bihira. Ako rin, naranasan ko yun. Muntik-muntik na talaga. Pero hindi. Amen? Ano? Ang bihira. Sabi ko, Panginoon, ang kwan pa rin eh. Gratefulness yan, mga kapatid. Gratefulness. Amen?
Oo, niligtas. Mga mahal natin, malay nyo, mga mahal natin sa buhay. I remember isang kapatid natin, yung kapatid ni Sister Lynn, pinanalangin namin, na-ICU. Tapos nakalabas, salamat sa Diyos. Amen? Ang dami nating pagpasalamat, mga kapatid eh. Ang dami talaga ngayong taon. Hindi pa dahil masasabi, Lord, ang bait nyo talaga. Sino sa inyo ngayong taon may bago, may sasakyan? Ah, mayroon tayo isa. Amen? Dinedicate lang nung, amen? Blines ng Panginoon ng sasakyan. Blines ng Panginoon ng sino sa inyo dati walang kasintahan, ngayon mayroon na. Ngayong taon. Amen? Diba? Sino sa inyo lumang kasintahan? Amen? No? Alam niyo, ang dami, dami, dami nating pagpasalamat. Sino sa inyo dati ay walang pag-asa dahil nag-aaral pa lang, ngayon eh, nakapasa na. Ah? Amen? Pasado! Amen? Oh, pagpasalamat mo sa Panginoon yan eh. Amen? Ang dami, dami. Ako bilangin ko mga kapatid, mula itong taon lang ito, si Atsing Pureng, oh, nagkasakit. No, pagkatapos, oh, ngayon, pasalamat sa Diyos. Yun ang reasonable service. Ang reasonable service, tatlo. You are thankful to the Lord. Ano pa? You are serving the Lord because you feel you are unworthy to be blessed. But still, God blesses. Ano pa? You are grateful to the Lord. We are. Amen? Alam niyo mga kapatid, yun ang nagbubudso kaya tayo naglilingkod ng maayos. Amen. I will offer unto thee the sacrifice of what? Thanksgiving. Sa Sunday 22. Hindi kayo pupunta sa simbahan na wala kayong pasasalamat. Bihira. Hindi kayo magiging grateful to the Lord pag ganyan. Sabi ko, pagpasalamat ko ang Panginoon, sa Panginoon na binalik niya ang health ng misis ko. And everyone who were sick na ngayon, binabalik ng Panginoon health, magpasalamat tayo sa Panginoon. Bigyan pa tayo ng mahabang buhay pa. Amen? Grateful to the Lord. Kaya what belongs to the Lord? Inyong gawin. Hindi yan mahirap pag willing ang kalooban nyo. Ang problema lang ang kalooban eh. Mga membro natin na nakakalimot pagdating sa tithing, ano ang problema nyo? Sarili nyo eh. You are afraid to put God first. Pero kahit na hindi nyo pa uunahin ang Panginoon, hindi pa rin sa sapat anuman ang mayroon kayo. Ako, ang thinking ko ay ito, puprotektahan ng Panginoon ang health ng pamilya ko, ang mayroon, ang mga bagay-bagay na mayroon kami pag inuuna ko ang Panginoon, pag hindi ko kakaligtaan na ang para sa Panginoon ay sa Panginoon. Yun ang naintindihan ko. At yun ang turo ng salita ng Diyos. Pag ako'y grateful lagi sa Panginoon at uunahin ko siya, hindi niya pababayaan ang sakit namin. Hindi niya kukulangin kahit na walang pera. Hindi niya hayaan ang mga matatanda ko ay pababayaan. Bakit? Kasi nandun siya. Ako yung taong hindi mapaghingi mga kapatid eh. Pero pag nakikita na ninyong ako yung naghihingi, alam nyo na, nawala na talaga. Amen? Pero sa mga kapatid ko, hindi ako humihingi. Tiling nga nila sa akin, ang yaman ko, mas mayaman pa daw ako sa kanila. Sabi ko, mayaman talaga ako sa inyo kasi pastor ako eh. Naglilingkod ako, may sigit sa inyo eh. Amen? At buhay ko na to. At hindi ko ito pwedeng pagpalit sa anumang yaman sa mundo. Kaya kahit anong inoper sa aking pera, tinanggihan ko. Hello? Bakit ho? Dahil gusto ko ang Diyos. Ha? At masarap magpasalamat lagi sa Kanya. Hindi mo ma-explain ang sarili mo eh. Pag mapagpasalamatin kang tao eh. Minsan iiyak ka na lang, pero nagpapasalamat ka. Amen? Ha? Ano pa? I will take the cup of salvation. So mapansin ninyo, I will pay my vows, faithfulness in attending worship. I will offer the sacrifice of thanksgiving, faithfulness in giving. I will take the cup of salvation,
faithfulness in soul winning and prayerful life. Yun po ang sinasabi ni David, na paglilingkod sa Diyos na reasonable. Ang grateful na paglilingkod ay lagi yan matapat. Sinusuko ang buhay sa Panginoon. Hello? Amen? Ano pa? Ano pa? Okay. I will walk before Him in the land of the living, faithfulness in service. Habang ako nabubuhay, habang ako ay binibigyan ng Panginoon ng mahabang buhay, maglilingkod ako sa Kanya. Habang may buhay, maglilingkod. Amen? Ang ganda eh. Kasi yan ang reasonable service. Kaya tatlo yan. Una, ang reasonable service ay thankful. Apostle Paul, Job was thankful. Okay? Unworthy service. Lagi nating isipin na hindi tayo karapat-dapat pero binigyan tayo ng karapatan ng Panginoon. Ano pa? Grateful service. Undeserved ako. Pero God makes me deserve. Parang deserving. Tapos grateful. David, ang ganda. Kaya sabi niya, anong gagawin ko sa lahat ng favor? Can you think of all the blessings and the favor the Lord has given you in your family this year? Sige, tingnan nyo. Pasalamatan nyo. Amen? Next. Bakit ganun? Sigurado ka? Conclusion na? Oh, yan. May pang-apat pa. Itong aking sekretary, bakit nagmali-mali ka ngayon? Una, balik muna tayo. Parang nawawala ka sa presence of mind, ha? Ako nagpipreach ito. Una, what kind of service is a reasonable service? Number one ay thankful service. Okay? Apostle Paul yan. Number two, it is an unworthy service. Service that you do not deserve. Lagi kang grateful. Lagi kang nagsasabi, Panginoon, I do not deserve this. But you give me that opportunity. Amen? An unworthy service. At ba? A grateful service. David. Kaya nasabi ni David, okay, what shall I render unto the Lord for all His benefits? At pinakita natin, mga kapatid, nasabi niya, una, okay, sa grateful service si David, sabi niya, I will, una, offer unto the Lord. It is the faithfulness in worship, ang kanyang pinangako una. Pangalawa, faithfulness in His giving. Pangatlo, faithfulness in sharing the gospel. Faithfulness in prayer, in soul winning. Faithfulness in prayer life and faithfulness in the service of the Lord lagi. Now, pero alam niyo, ang may malungkot ay ito. Sana hindi kayo dito pasok. Ang pang-apat, an ungrateful person for all the benefits na binigay ng Diyos. Sino yon? Second Kings, Chronicles, before we will close. Second Chronicles, chapter 32. Sino ito? This is King Hezekiah. Pansinin niyo yung statement. Pansinin niyo. In those days, Hezekiah was sick to death and prayed unto the Lord and he speak unto him and gave him a sign. Verse 25. But Hezekiah rendered not again according to the benefits done unto him. For his heart was lifted up. Therefore, there was wrath upon him and upon Judah and upon Jerusalem. Sino si King Hezekiah? May sakit. Noong nagkasakit na nalangin, Panginoon, maawa ka naman at bahabag ka naman sa akin. Alam mo naman ang pinaglingkod ko sa nakaraan. Amen? Sabi ni King Hezekiah yan, paano ako lumakad sa katotohanan? Paano ako namuhay ng maayos? Amen? Pagkatapos mga kapatid, nang sinabi niya yan at umiiyak siya sa Panginoon, ang propeta ng Diyos, parang pastor, bumalik at sabi ni Isaiah sa kanya, sige, sinagot ng Diyos ang dalangin mo at ika'y bibigyan ng ilan? Ilang years ang bigay sa kanya? 15 years.
anong ginawa ni Hezekiah nung 15 years? Grateful ba siya? Hindi. Because nakasulat sa verse number 25, after all the favor, after all the healing, after all the blessing he received from God, ang sabi sa verse 25, basahin uli natin, kayo magbasa. Ready? Go! Mayroon din palang taong ganun, ano? After all the blessings na ibinigay sa inyo ng Panginoon, na pinapanalangin, iba sa inyo dati walang trabaho, iba sa inyo walang, hindi kayo profession before, professional before. Pinanalangin ang pinanalangin, ginaidan kayo ng pastor, ginaidan kayo ng simbahang ito, pinanalangin kayo ng simbahan, nagkaroon kayo ng trabaho, tither ba kayo? Hindi. Pag hindi kayo nagtatize, ang laki na ng utang niyo sa Diyos. Huwag niyong hahayaan mapuno ang Diyos. The tithe is not yours. Hindi sa'yo yan. At sabi ko nga sa inyo, do not keep the tithe of the Lord to yourself and put it in your money, because there would be curse in your money pag nandyan yan. Bakit hindi mo binabalik sa Diyos ang para sa Kanya? Amen? At sabihin ko na ito sa'yo, I don't care kung yayaman kayo. Pero pag hindi kayo tither sa simbahang ito, ang blessing ng Diyos wala sa inyo. Maybe i-bless kayo ng demonyo. Pero kailanman. Nagbi-bless din yung demonyo, kala nyo. Hello? What belongs to the Lord belongs to Him. At hindi nyo pwedeng ikikip yan, because you will become robbers of God. Anong robbers? Akala mo yung pera ngayon, ninakaw? Hindi po. Ninakawan nyo ang sarili nyo. You are robbing of yourself. Come on. Of the blessing of God. Bakit po? Baka hindi na dadaloy ang blessing sa'yo. Needs na lang ang ibigay ni Lord. Hindi na even once. Bakit? Hindi na matuwa ang Panginoon. Mamaya, pati needs, hindi na ibibigay ng Diyos eh. Bakit ho? Because what belongs to the Lord should be given to the Lord. Render unto Caesar what belongs to Caesar, but render to the Lord what belongs to the Lord. Hindi ako magtuturo sa inyo ng tithing ko. Ako hindi faithful na nagtatithes. Wala lang akong matithes kasi wala akong tithes eh. Ganun lang yun eh. Kapag nakita nyo, hindi po mapatak yung tithes. Pag Sunday, ibang Sunday, minsan isang buwan lang. Bakit? Mayroon lang talaga ang natanggap ko. Ano magagawa ko? Wala akong natanggap. Wala akong may babalik. Kapag may natanggap, bakit? Una ang Panginoon. Amen? Pero pagdating sa mga commitment, hindi niyo ako pwedeng talunin. Bakit ho? Because ang pananampalataya ko malaki. Pero pag-iipunan ko, wala akong spot kasi. Eh. Amen? Pero matanda niyo mga kapatid ito, ang para sa Panginoon, ibalik po natin. Kasi sayang ang mga pagkakataon. Sayang ang mga darating pang mga blessing. Ha? Ayaw kong mahadlangan ang ano, malagyan ng mga bara, ang ano, ang blessing ng Panginoon na ibibigay sa inyo. Hello? Nadarahalo sa inyo. Bakit po? Because, sabi doon, I will open the floodgates of heaven and pour you out a blessing that there be no room enough to receive it. I hope and I pray na makikinig kayo dyan. He rendered not according to the benefits done unto Him. Ganun din ba tayo? My, I don't like that kind of spirit and attitude, mga kapatid. Sabi nga doon sa atin, sa ating reasonable service ay what? Ang reasonable service is living an honest and sincere life. Come on. Ha? Yan po ang hangad ng Panginoon. Ng mga mananampalataya will be always grateful. Kaya, let us render unto the Lord what benefits He has given unto us. Amen? Tumayo tayong lahat. Bow your head. Close your eyes. Give you the chance to come. Give you the chance to go. All of these activities should be experienced, performed, and practiced by every believer. In what area you're lacking to perform?
Saang area, may kulang. Sa prayer life, may kulang. Surrender sa Panginoon. Sa bisyo, mayroon pang hindi na-overcome, dalhin sa altar. Ano pa? Sa giving, may kakulangan, idalhin sa altar. Idulog niyo mga sarili niyo sa Panginoon. Layo bakit? Dahil nais ng Diyos, ang commitment na ating ibibigay ay hindi partial. Hangad ng Diyos na ang commitment natin must be total commitment na wala tayong lilingunin, wala tayong ipangingilin dahil nais natin ang Diyos mag-all out din sa atin. Amen ba? If that is your desire, step out from where you are. Punta ka dito sa altar sa Panginoon. Andito sarili ko. Dinudulog ko sa inyo dahil kailangan ko makamtan ang inyong lubos. Kung kailangan ng kapatawaran ng Diyos ang kailangan mong hilingin. Kung anong kakulangan, aminin. Dahil ayaw ng Diyos na itatago natin ang mga mali-mali natin. We cannot pretend our Christian life na we're doing okay. Pero at the back, mayroon tayong ginagawang hindi kaya-aya sa harapan ng Diyos. God wants us to render because of His benefits that He's doing in your life. At gagawin niya pa. Gagawin niya pa para sa ikinabukasan. Sabi ni David, maging faithful ako sa iyo, Panginoon. Hindi kita lulukuhin sa pagbibigay. Hindi kita lulukuhin sa pananalangin. Hindi kita lulukuhin. I will not pretend to be a very good Christian, but at the back, in my personal life, I have a lot na binaviolate, Panginoon. Oh God, I pray for your forgiveness kung mayroon man. Panginoon, kung makilala kami at nagpapakumbaba kami, nang inyong pagpapala ay pwedeng mabara, pwedeng hindi makarating sa hangad ninyo, Panginoon, pag kami ay hindi maging maayos at maging matapat. Patawad, Panginoon, kung mayroong mga kamalian kaming nagawa. At Lord, ang mga matatapat, pagpalain niyo patuloy. Patunayan niyo sa kanila na kayo ang Diyos, na kahit anuman ang kanilang giniba para sa inyo, kaya niyong ibalik. Sobra-sobra. Liglig at maapaw. Panginoon, ang paglilingkod sa panahong ito ay hindi dapat magiging para na lang diversyon, para na lang occasional. Dapat sadyain namin ang paglilingkod dahil ayaw niyo ang paglilingkod na napakababaw. Panginoon, marami na naglingkod sa inyo. Na ngayon, ang paglilingkod ay parang wala na. Parang barkadahan na lang. Hindi na talaga paglilingkod na mayroong sakripisyo at talagang may buhis buhay na paglilingkod. Because often times ang paglilingkod sa panahon ngayon ay puro na lang inconvenience, Panginoon. Sana lumabas kami sa ganyang kaisipan at ganyang klaseng paglilingkod at makita sa amin ang kainitan, makikita sa amin, Panginoon, ang kapursigihan at patuloy, O Diyos, na maranasan namin ang pagbabagong hingad mo, ang paglago na hangad mo sa bawat mananampalataya sa simbahang ito. Kung mayroon mga kabataan na humaling sa anumang mga bisyo, na humaling sa mga laro sa computer, na open times, minamadali na lang ang trabaho sa bahay, minamadali na lang ang trabaho sa simbahan, sana, O Diyos, makita nila na ang pagbabago ay hindi ma-fake. Ang paglilingkod hindi pwedeng i-fake. Ang paglilingkod ay hindi pwedeng ganun-ganun na lang. O Diyos, hinihiling namin ang inyong pagkilos, pagkuha, pagwasak ng pusong matigas.
at kayo o Diyos ang maluwalhati. Ako bilang pastor ay pagod na. At ang kalakasan ko hindi rin laging malakas. Pero Panginoon, sa grasya nyo lang kaya nakakatayo pa at nakakasigaw pa. Sa grasya nyo lang kaya malakas pa rin ang loob. At sa pananampalataya lang kaya I'm still hoping, I'm still praying that there would be continual changes that you will do in the heart of our people in this church. Gabayin nyo kami at pangunahan nyo kami. Sana Panginoon, ang teaching ngayong umagang ito ay talagang titimo sa puso. Maitanim talaga at maisagawa. Kayo po ang bahalang gumawa at magbigay ng resulta. Dahil kayo ang Diyos na continually mangungusap sa bawat isa. Binabalik ko po sa inyo, Panginoon, ang lahat ng pasasalamat, lahat ng oportunidad, lahat ng kredito, at anumang tagumpay ngayong service na ito sa inyo po lahat, Panginoon. Bilang inyong lingkod, humihingi pa ako patuloy ng iyong grasya at biyaya, dunong at talino, at patuloy, Panginoon, ng inyong mga anak sa simbahang ito will continually grow spiritually. Kayo po ang bahala at kayo po, Panginoon, magpalago sa mga naitanim na punla sa umagang ito. Kaya ang dalangin in Jesus' name. Amen.